Guys, it's me, Adrianne from Adrianne's Adventure. Sa eksena, no? Ano kasi, siguro ang last, oh, ba't ba tayo nawala? So, kasi nga, nagsimula na yung semester last September, last year. So, alam nyo naman na estudyante po tayo. So, nagsimula na yung school year nung September, last September. So, bale, may mga dapat gawin sa school. So, alam nyo yun, kailangan mag-focus. So, nawala ako medyo sa eksena. At saka yung last vlog ko nga, parang ano lang yun, parang sinabi ko lang, dapat may ma-upload ako. Pero actually, ngarag na nga yun eh. Kasi nga, last semester, I had an exam. So, may exam ako. Comprehensive exam. But unfortunately, hindi po tayo pumasa. So, hindi po ako pumasa. Kasi, actually, hindi ko ni-expect yung mga ganong klaseng tanong dun during sa exam. And another thing, kaya siguro ako bumagsak din. Kasi nga, I have to write my answer in Turkish. At alam nyo naman yung Turkish natin, alam nyo yung ano lang, conversational. Hindi siya academic. Hindi talaga pang academic yung Turkish ko. So, ayun. Kaya nga, di ko din ni-expect yung tanong na may tatlong tanong about Turkey. So, parang inisip ko, Turkish diplomacy ba ang ano ko? Focus ko. But anyhow, may second chance pa naman. So, why not? Diba? So, last January yung last upload ko. Parang inisip ko muna noon ako, ay, hindi muna ako mag-upload. At focus na ako ngayon kasi may second chance pa ako para another exam. Which is dapat ngayong semester na to. But unfortunately, alam nyo naman, may mga unfortunate event ngayon. Virus. So, ito na naman ang ating dilemma. So, ngayong semester naman ito, kasi ngayon dito sa Turkey, especially if nasa university ka, may dalawang option ka. It's either you continue via online or i-freeze mo yung registration mo. Well, dun sa mga undergraduate or still doing their courses, it's okay. They can do online. They can still continue. So, parang walang problema siya. So, continue pa rin sila. But unlike me, na exam lang, comprehensive exam, hindi viable yung online exam sa akin. So, bali ang nangyari, nag-aaral pa rin ako, no? Kasi nga, nag-expect ako na mag-exam ako. Iniisip ko, ay, feel ko mag-exam ako, so kailangan ko i-prepare. Kaya, wala akong distraction, di ako nag-upload or anything. Focus lang sa exam. And then, siguro, third week, after in-announce yung suspension sa universities and schools, minessage ko yung professor ko. So, tinanong ko siya kasi nga, ang dami ng ano, announcement doon sa Facebook page ng university, mga students, nagko-comment, ano ba, ganito ba. So, para ako, message ko nga itong professor ko, baka ano ba, pwede ba ako mag-exam? O baka hindi ba ako pwede mag-exam? And true enough, so may message ko siya, tinawagan niya ako, sabi niya, ay naku, hindi tayo makakapag-exam ngayon na semester. Kasi nga, ang comprehensive exam dito is written and oral. So hindi tayo makakapag-comprehensive exam. So tinawagan ko yung institute, blah, blah, blah. So as ang recommendation ng institute is, i-freeze mo yung registration mo. Boom! So ayun. Kaya, kahit na, kahit pilitin ko na, gusto ko mag-exam ngayon, hojam. Pero hindi eh. So, yun yung suggestion ng aking professor na freeze ko daw ang aking registration. Kaya naman, naisip ko, kasi nga, bored na ako. Kasi nga, ang exam ko, kumbaga pa, next semester na naman. So, baling itong semester na to, nasayang. So, wala talaga, walang output. So, naisip ko, try ko nga mag-vlog. Let me know. Upload ako maybe 2 vlogs per week. Eh, depende pa.
Kasi may work din ako eh. I'm still working during weekends. So, online lang yung work ko. So, I'm still teaching English online. So, parang naisip ko, upload ko nga, mag-upload nga ako. Kasi wala na akong exam. Pero hindi sabihin, noon hindi ako mag-aaral. Nag-aaral pa rin ako. Pero, alam mo yung hindi na noon dati na almost aga akong gumigising, nagbabasa. Kasi nga, alam mo yung feeling na, naku, exam naman ako in Turkish. Alam mo yung Turkish ko, pang ano lang, ganito. Kasi yun yung comment ng aking professor. Kasi tinanong ko siya, hojam teacher yan dito sa in Turkish. So sabi ko, ba't ako bumagsak? Anong area? Sabi niya, actually, nasagot mo naman yung dalawang tanong, yung tatlong tanong, hindi masyado. Kasi nga, sinulat ko in English yung tatlong tanong. Kasi nga naman, hindi na kaya sa oras. Kasi pag sinulat ko ng Turkish, wala, aabutin ako na maghapon. Tapos yung inalat lang ng time is 2 hours. 5 questions. So, ayun. Sabi niya, mas prefer ng mga, kasi jury, 5 jury, sa prefer nila na if I write in Turkish, even though na nagets naman nila yung point, nakuha nila yung point ko. So, kaya ngayon kailangan natin maganahin ang ating Turkish, hidden Turkish. So, anyhow, so aside from working during weekends, tapos ngayon, nag-aaral na lang ako at least 2 hours a day reading, kasi alam ko na yung jury ko. So, pagkilala mo na yung jury mo, basahin mo lang yung ano nila, mga articles and also other basic concepts about international relations and political science. So aside from that, ito na, nanonood ng movie. Ano pa ba? Nag-grocery. So, actually ngayon, today is Friday. Today is the start of Ramadan na in Turkey. Hindi lang in Turkey, around the world. So, my lockdown actually for 4 days. It started yesterday until Sunday. So, walang pwedeng lumabas. So, kaya nandito lang ako ngayon, dito sa bahay. At saka, ano, nagluluto. Alam mo yung, lumalabas yung ating cooking skills. Mga hidden talents sa pagluluto. Okay. So, 4 days lockdown ngayon. Wala masyadong magawa. Hindi rin pwedeng lumabas. And so far naman dito sa Turkey, ang napapansin ko is they're imposing lockdown during weekends. Almost every weekend na. Bawal lumabas during weekends. Pag kailangan na ng tubig or bread, meron namang pinaprovide yung bilidye or ang municipality na umiikot sa mga every village, every subdivision. And then, aside from that, ito. Yan. Nakabili ako ng microwave oven. Alam mo yun? Grabe na talaga yung boredom. Nakabili ako. Kasi nga, alam mo yung ano, prito, gisa, soup. So parang sabi ko, gusto ko mag-bake. Like, you know, explore naman ang other area. Bake ng bread, bake ng empanada, bake ng cake, cupcake. So ayun, napabili ako ng microwave oven. Ako sa kanya, medyo minamaster ko pa paano siya gamitin kasi hindi ko pa siya masyadong master kasi nga, yesterday gumawa ako ng bread. The inside of the bread was kinda hard pero yung outer layer niya soft, pero yung mismong nasa loob, pinakaloob-looban, medyo matigas siya. So, kailangan ko pa talagang i-master kung anong, kasi hindi siya naka-degrees, naka-watts siya. So, kailangan ko mamasa anong watts, anong ganito, ganyan. Pero you know, as what they say, practice makes you perfect, di ba? So ngayon, Friday, so bukas may class na naman ako, weekend. So I'll be working for 8 hours from 10 a.m. until 8 p.m. So I have 4 classes. And actually, hindi pa ako nagpre-prepare. So after nito, mag-prepare ako ng aking gagawin sa aking class. Mahirap ba siya? Hindi naman kasi maraming online games. So pag tapos namin ng lesson, naglalaro kami. So let's say Gartikus, Scribble, Kahoot, Drawful 2. So marami akong ano, backup ano, yung mga online games para hindi siya ma-bored. Minsan naglalaro din kami ng Mafia, all that stuff. So kaya yan po yung dapat kong gawin ngayon. And I hope, ano na to, di na ako mag, ano bang term yan,
makalimot mag-upload. Hindi, kasi nga naman, nag-concentrate ako nun sa, para sa exam. And unfortunately, ngayon na semester, di nga siya mag-push through. And siguro na-sad din ako nung bumagsak ako nung last January. Kasi nga naman, as I told you, I did not anticipate those questions like about Turkish diplomacy. Kasi nga, ang inaral ko lang yung talagang general. Tapos tatlong question about Turkey. Isa is about, ang naalala ko talaga yung talagang nawindang ako noon is explain the EEZ zone and continental rift using Turkish laws. Akin pa, wala akong alam sa Turkish laws. Ito ko tatanungin. Doon ako nawindang isang tanong. Isa pa lang yan ha. Tapos ibang tanong about Turkey lang. Simula nung ginawa, naging ganap na state ang Turkey until now, paano mo describe ang Turkish policy? Turkish foreign policy. So, ako naman parang, hindi ako tinatanong ganun. So, hindi ko in-anticipate na mag-anong question. Kaya nga siguro disappointed din ako sa exam kasi I underestimated na magtatanong sila about Turkey. So, ngayon, I'm still, paano ba natin sabihin ito? Focus na naman ako about Turkey. But hindi ganun ka todo bigay. Ayun. At saka napapansin ko din sa mga previous vlog ko, maraming nagtatanong, hindi ko minsan sila nare-reply. Actually, nakikita ko yung mga tanong nyo. So pasensya na pag hindi kayo na-replyan kasi nga nung time na yun nag-aaral ako. So nakikita ko lang yung notification. Tapos minsan sinasabi ko magre-reply ako later. Tapos makikalimutan ko na siya. So kaya yun ang reason kasi one, I will have exam during that time. Yung iniisip ko, mag-exam ako, mag-exam. Kailangan ko mapas to. So, ayun. At ngayon naman, kasi nga naka-freeze yung registration ko kasi hindi ako maka-exam. So, ito. Medyo freeze yung madam. Okay. So, yun lang guys. So, a quick update lang. So, hopefully, makapag-upload na ako regularly. Hindi ko naman ma-promise kung magagawa ko talaga yung dalawa. But I will try my best. Okay. So thank you for watching and I hope you enjoyed this vlog. Bye!